And ito din na kami sa Mongkok Station, guys. Galing kami ng Tongchong sa City Gate. So, ayun. Prepare nyo na ulit yung ano nyo, cards. Akyat tayo dito. Exit. Kamusta ang experience sa subways nila? Masaya, lalo marami kaming pamasahe. Tap lang kami ng tap. Tsaka ang mabilis happy. Na. Super mabilis. Yung escalator, B. Sobrang bilis, B. Papatakbo ka kayo ng daming tabi. Ayan na. Ano na? Lima pong tag. Bago mag-isa. Ah. Philippines, toong. Oo nga. Feeling ko, deserve the best na imakyat dito sa Philippines. Papadulas. Pati yung kanila kwalit. May kulay. Black lang sa sabi ni Google Maps, ay hindi na nag-post sa ano, letter D, exit D. So, dito na kami sa Mongkok. And magkano ang pamasahe? 18.1. So, meron pang $14. So, exit D. Ito, tama. Ito, nakita ko dun, Argyle. Argyle. Ayan. So, pag galing kayong Mongkok Station, exit D, tapos Argyle Street. Ito na tayo. Di kami nakapag-Mongkok Station before. Kasi noong 2019, dito yung mga rally-rally. So, C1, C2. Ito, D. Ay, magbasa lang kayo, may mga C1. Ito, D3. Ayan, D3. So, lakad lang tayo. Oh, Argyle. Ang init. Hindi na aircon dito. Blower lang eh. Ayan, magsha-shopping na yung tatlo ng pasalubong nila. Ayan. So, sana meron ng ano, mga nagtitinda or may mga stall. Kasi kung wala, pwede naman ako bumalik mama yung gabi. And thank you kasi Lord, hindi pa maulan. Makulimlim lang pero walang masyadong malakas na ulan. Ayan. Dito na kami sa Mongkok area. Ayan. And thank you Lord kasi makulimlim lang pero walang buhos na ulan. Mahangin pero maalinsangan. Kasi nga, weather today dapat is summer. Nagkataong may bagyo. And hinahayaan ko lang sila magpicture. Souvenir sa Hong Kong. Ayan si El. Ayan siya. Then punta kami ng night market doon. Diretso. Ladies market. Tapos kakanan. Ay kakaliwa. Then ito yung Longshan Mall. Longham. Ayan. Longham Mall. Ayan siya. Then di na namin pupuntahan kasi may mga mall naman na sa bahay. Sa Pilipinas. Guys, meron din dito ang mga street foods. Ayan o. Oh. 20. Ayan. Post nyo na lang for your reference, guys. Number 5. Ayan, bilhin mo. 20 lang. Cheese sausage. Number 4. Fried leek dumpling. Ayan. Then ito pa. Ayun nga, ayun. May cheese sausage. Ito yung mga yun. Pumili kami ng cheese. Ayan yung cheese. Ano to? Cheese sausages. Ayan. Ano yung sa'yo, Lami? Ito yung order nila. Patingin, Lami. Bacon. Ingin natin.
Ah, bacon sausage. Ayan. $20 lang dito. Sarap. Sarap. Ang dapat ginawa mo, inalis mo sa stick, pero nasa loob. Tapos tusok-tusok mo na lang. Eh, ano ko? Bakit baka mabutas? Mainit? Oh, next. Pero masarap. Masarap? Dry food. Baka kaya niya yung mainit. Oh my God, mainit. Habang mahang... Hindi, sayang ang $20. Sarap daw. First street food nila. May iba sa 7-Eleven. Ikaw, ang lasa. Mainit po yun. Ayan, ako muna. Ito yung sa amin, cheese sausage. Ayan. Wala ba ka malaglag yung isa? Ayun, walang stick. Mainit. Ulo. Ano yan? Cheese sausage. Dalawa ba binili nyo? Masarap. Masarap siya, guys. Kasi kanina pa kami nag-breakfast. Ano oras yun? Alas 10 tayo kumain. Ano? Alas 9. Alas 10. Alas 10. Oo. Uh-huh. Ayan, masarap. And then may juice din available. Ayan, $25. Ayan. Oo. Oh. $1. Ayan siya. Shake ba siya? Ah, oo, yung consistency si malapot. Nilipsikan mo na. Kuha ka lang kayo isang. Dek, what ka isa? Dead man na ate, wala sa lang. Or alisin mo na lang kasi to. Oo nga. Tanggalin nyo na lang ito. Lumag-narkite, inuwan mo na ito. Lasa. Sarap. So ano? Oh, ay. Wala na, masarap. Wala naman ng COVID eh. Wow. Siya ay scandy. Fresh? Fresh. Siya ay scandy. Si malapot. Malinam-nam. Siya ay scandy. Siya ang flavor. Bumili rin kami ng juice kasi tatlo nagbili ng juice. So bumili kami ng plum juice naman. Ito siya. $25. Ayan. Titikman natin kung anong lasa. Sakto lang. Maasim? Hindi naman. Hindi siya maasim. Pero may amoy. Lasang plum. Oo, plum. Yung scent ng plum. Masarap. Masarap naman siya. Okay, so tara na. Lakad na tayo going doon. Tara. So yun guys, tapos na kami sa aming mini street food. So yun yung tip guys, if marami kayong kasama para matikman nyo lahat, maghati-hati na kayo. Hoy, 25 yun ha. Divided by 2. Magkano yun? 12.5. Ayan, 12.5 pala. And piling ko wala pa. Nasa gilid pa yung mga ano nila eh. Mga gamit. Wala pa. Wala pa nakatayo. Ito yan oh, itong garage. Ayun guys, wala pa. Wala nga eh, nakabalanda lang ito. Wala yung magtitinda. Yung Best Mart na lang, 360. Saan yun? I-check natin. Pero ito yung ladies night market. Puro bakal. Wala pa. Ayun guys, wala akong masyadong ma-share sa inyo ngayong day 2. Kasi wala rin kami ibang mapuntahan kasi sarado dahil sa bagyo. Dahil sa number 8 notice, sinusunod talaga nila. Number 8 pero yung weather is hindi naman ganun kasama. Pero wala, sarado talaga sila lahat. So gumagawa lang kami ng paraan para hindi masayang aming day 2. Ayun guys, din na namin tinuloy yung sa Lungfong Mall, yung parang mini supermarket. And sobrang daming tao. So doon na lang din kami sa Best Mart 360 para if ever may gustong bilhin, dadiretso na namin bilhin. So ito lang daw siya, malapit lang sa amin.
Ayan. Sa pangalawang kanto. So, pagkatawid. Ayan, pagkatawid dyan, pangalawang kanto. Okay, huwag tayo humabol. Tapos na, dito na lang tayo. Nga walang bus na dumadaan, no? Hindi, nakaban ngayon. Wala daw talaga biyan. Walang bus? Oo. Kaya pala, hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi ayun, biglang bumusang ambon. And ang lakas pa ng hangin, hindi naman kami pwede magpa-ambon. Day 2 pa lang namin. Baka may sinisipo na kami, inuubo din na namin matapos yung 7 days. So, dun tayo sa safe side lang. And ngayon, punta kami ng DS Groceries kasi nag-check kami ng isang Best Mart 360. And, kaliwa. And, ayun, may isa pang Best Mart 360 pala dito eh. Ayan. Ayan, Best Mart 360, isa sa recommended na murang bilihan ng mga pagkain at chocolate. And yung isa na nakita namin sa page sa FB ng mga nasa Hong Kong, nagpupuntang Hong Kong, may isa pang store which is yung DS Groceries. Update ko na kayo mamaya pag ando na kami sa DS Groceries. Tapos balitaan ko if para makompare ko yung price ng Best Mart 360 sa DS Groceries. Para at least meron kayo idea kung saan kayo bibili ng mga chocolates. And ang panahon ngayon guys pala, kahit ganito, kahit maulan, maalinsangan yung panahon, malagkit sa balat. So dahil lang sa bagyo, pero kung walang bagyo, for sure, sobrang lapot na lapot na kami, di ba? Kasi dito kami sa area ng parang ano, papuntang DS Groceries. Tapos may footbridge. Ayan, ayan yung tatlo. Ayan. And then nakakatuwa. Nadami na yung Tagalog. Ayun, may Tagalog. Panatilihing maayos ang bangketa. Huwag magtayo ng mga ipinagbabawal na tindahan. Kasi possible na may magtinda dito sa sobrang lawak, guys. And knowing Filipinos, tayo mga Pinoy, ang dami nating paraan para magtinda. May nagpapicture sa kanila. Ayan, nautusan na sila magpicture. Tagal kasi nila doon, oh. Mga Pinoy naman yan, mga kabayan. Ayan, ayan. Ito rin, kabayan din siguro ito mga to. Ayan. Mga first timers, tapos naging photographer pa. So, hintayin lang namin sila matapos doon, guys. And then, next update ko pag nasa DS Groceries na kami. And it's currently 2:50. So, mag-alas 3 na. And tara namin silipin ulit yung night market here, yung ladies night market. Pero feeling ko hindi na yun magbubukas kasi naka number 8 pa rin yung signal status ng bagyo. Though, puro hangin lang naman. Not lang, puro hangin. Thank you, Lord. Kasi hangin lang, walang masyadong ulan. And nakakagala pa rin kami sa Hong Kong. So, siguro pahinga na muna kami sa hotel kasi tomorrow is maaga kami. Kasi for Macau, maaga kami gigising, maaga mag-prepare. And doon namin nimimit yung nakilala kong tour guide namin sa group. Ayun guys, after nung mahabang footbridge, ayan, nasa may ladies market. Ito, DS. Grabe naman versi ko. Ayan, pakaway daw saglit. Ito na yung DS Groceries. Hindi ko alam bakit ang daming tao. Ah, magkaka-group sila, bumili lang ng drinks. Ayan, 20 lang, 25. And then, silipin nyo lang kung magkano. Sabong mga kaya pang bibig. Tara, pasok. Sisilip kami guys sa loob ng DS Grocery. Andyan lang yung ladies market. Tingnan natin yung mga presyo dito. Uy, grabe oh, 28 lang to. 8 na, 28. Ito, 20 lang oh. Black sesame cookies. 20. Mm, coffee. Ito lang kay sir. Magkano? 32 lang. Oh. Ano kaya masarap? Dito meron. Ito, 16. Ito na lang kami yung pang-isahan. Pangit naman. Dati. Ay, ito yung isahan lang. Ah, sige, ito na lang. No? Sigura. Ito yun? Ito pa. 29. Hindi, 60 na lang. 228. Kasulugi tayo sa baggage. Kabigat. Ay, ubus na yung mga ano. Paubos na yung chocolates nila. Ito, 39 lang.
yung KitKat na sampuan. Tapos $8 yung Milka. $15 yung hazelnut. Ang cute, may Pomeranian. Hello. $23 yung Milo. $35 lang to, oh. $35. Then ito, $22. $9 lang. Nakapamili na yung kapatid ko ng DS Groceries. Ayan, worth $175 itong mga to. Ayan, oh. Puro chocolate. Pampasalubong. And then, dito siya sa DS Groceries, guys. So, kapag nasa Mongkok kayo, i-search nyo lang DS Groceries. Andyan yung Mongkok area and Ladies Market area. And then, ito siya. DS Groceries. And nagkakaubusan na ng chocolates dito. Diyan din namimili si Ayi. Ayan, siya si Des. Tapos si Ella, doon pa sa dulo. Nandun pa siya. Naghahanap-hanap pa siya ng pwedeng mabili. So for me, this is a good deal na compared sa best Mart 360. Ang difference lang nila is mga $1, $2, $3, pero importante na rin 'yon. Kasi that's a discount na rin. Pagbalik namin, dadaanan namin Ladies Night Market. Let's hope na meron ng mga nagtitinda. Kasi nung daan namin kanina, puro lalagyan pa lang ng tent. Wala pa mga nagtitinda. So ayun, para at least after noon, uwi na kami. Tapos try ko nang i-set up yung mga pasalubong nila. So ayun lang. So time check, it's 3:38 PM. And ayun, nakapamili na sila ng mga pasalubong day 2. Ayun. So yun, may pinakamaraming nabili. Marami rin papasalubungan. And ngayon dadaan na namin yung Ladies Night Market. Sana bukas na. Kasi para at least pag bukas na, bibili na rin kami tapos uuwi na para isang diretso isang punta. Kasi pag sarado, okay lang, wala kaming choice kundi kailangan naman bumalik dito para naman sa mga bags, keychains, magnets, tapos na sa foods. So hindi na nila iisipin yung para sa mga chocolates tsaka food item. Ayun, so update ko lang kayo mamaya, guys. So andito pa rin naman kami sa Mongkok kasi wala naman kabayang pwedeng magawa kasi sarado lahat. Ayun, sarap ng pagkain. Hindi, sigla ko, kwentuhan lang kayo. Ayan, mga pasalubong. Ayan, happy sila ni Ayi. Yes po. Ay, hindi pala pasalubong, pansarili pala. Mamaya pa yung pasalubong sa Ladies Night Market. So, ayan. Malungkot yung mga street ngayon. Sarado kasi. Ang mga bukas mga pagkainan. So, ayan. Bumabalik lang kami papuntang Ladies Night Market. So, napag-desisyonan ng aming grupo. Hindi, ako. Pero kinonsulta sila na it's currently 3:50 PM and sarado pa rin yung Ladies Night Market. Wala pa rin yung mga stall owners. Tinatayo pa lang nila yung mga stall pero wala pa yung mga owners. Uuwi na lang muna kami para i-drop yung mga pinamili nila. And then, pahinga, charge ng mga gadgets. Labas ulit na around 5 or 5:30. And then, punta kami ng Avenue of Stars na gabi para makita nila ng gabi yon at maganda sa picture ng gabi. At saka, wala na namang masama ng panahon eh. Thank you Lord, kasi malayo na yung bagyo sa Hong Kong. It's just that puro hang na lang yung dumarating dito. And babalik na kami mamayang gabi dito kasi literal na night market at magbubukas. Natakot sila magbukas today kasi baka walang turistang mamili. Ayan, ito rin yung Mongkok Station and pupalaba kami ng chimsha chui. Sa inyo, 74 pa. Dahil pa nilang pamasahe. So, hanap tayo ng pababa. So, yung pababa nila dito. And parang apat na station, tatlong station lang. Wait lang. Three stops lang. And doon na sa chimsha chui. MRT. Malapit na yun sa amin. So, ayan, tara na. Dito na kami sa Chimsha Chui and exit B3 para sa Mirador. 5.7 pamasahe lang hanggang Mongkok, mamaya din. Magkano? Ganun din, pamasahe hanggang Mongkok. 5. Oh, 5 lang. So, ayun, di siya problema sa pamasahe.
So B3. A. B. A1 yan, L. B. B3. Sa kalabas na kami ng Chimsha Chu, yung maling X-ray na labas na namin, pero dito rin yun. Mirador Mansion. So ayan. Init. Ano yun? Wala namang ano. It's already 4 p.m. Wala pa rin mga bus. Tahimik. Puro tao. And the weather is doing good na. Ayan. Looking good rather. Hindi na rin umuulan. Hindi na rin umaambon. So we're hoping na tuloy na siyang lumayo ng Hong Kong. Para by tomorrow makapag-start ulit kami ng masaya. Pero yun na yung kalbaryo natin sa init. For sure. Kasi ngayon guys, kahit ganitong panahon, maalinsangan sa balat. Super lagkit. So, ayan. Andyan na siya sa kasunod na kanto. Ang Mirador Mansion. Doon. We're back na kay Mirador Mansion guys. Mga lapot na. Lapot! Papahinga muna. It's already 5:10. And ito, 13th floor tayo. Ayan, siya na.